Sa araw na ito, ang magiging topic natin ay tungkol po dito sa relay. Alam niyo po mga ka-brothers, marami po ang klase ng relay. Meron pong relay sa busina, meron pong relay sa starter, sa motor, meron pong relay sa mga ilaw, at iba't ibang klase ng relay pa mga ka-brothers. Ngayon po, ang pag-aaralan natin ngayon, yung tungkol po dito sa relay ng busina. Kaya ako po itinapik sa inyo ito mga ka-brothers kasi meron po akong mga customer sa tindahan na bumibili po sila ng relay, eh hindi uro sila marunong magkapit ng relay. Minsan may naka-encounter ako, dinala sa shop, pinagawa sa ibang mod, sa ibang mekaniko, sa ibang shop. Eh siyempre siguro baguhan lang yung mekaniko. Ang ginawa po niya, itong relay, ang pagwa-wiring niya, pinagsasama niya yung ano, yung 30 at saka yung 85. Hindi ho tama ang pagwa-wiring. Kaya wala sa tamang proseso. Ngayon, mga ka-brothers ko, kaya ko itatopic itong tungkol sa relay. Ituturo ko po sa inyo yung tamang proseso ng pagwa-wiring ng relay. Sige po mga ka-brothers, umpisa na natin mga ka-brothers. Ito pong relay ng busina. Meron po siyang diagram dito po sa tagiliran niya. Meron po siyang number na 85, 86, 87A, 30 at saka 87. Ngayon, kung ano po yung naka-diagram dito sa tagiliran, yun din po yung nasa ilalim ng pin. Ito po yung limang pin na to. Yan, itong 30, itong 85, 86, 87 at saka itong 87A. Ngayon, para po makita nyo ng lubos, ito drawing ko po sa inyo yung nasa ilalim. Ito drawing natin mga brothers. Meron po siyang limang pin. Sa itaas, sa ilalim. Tapos dalawang sa lubong. At saka isang nakita dito. Ngayon, ito pong nasa ilalim, ito po yung 30. Yung nasa itaas naman, ito 87. Tapos ito po, 85. Ito po, 86. Ito pong nasa gitna, 87A. Ngayon po, mga ka-brothers, yung ano niya, yung connection po ng wiring niya. Ito pong 30. Ito po ang input ng ano, ng manggagaling sa battery. Ito po yung battery. Positive. Ito pong 30, naka-connection po siya sa battery ng positive dito. Ngayon po, mga ka-brothers, hanggat maaari, kung magkaabit kayo ng relay, itong 30, lalagyan niyo po ito ng fuse. Para kung sakali magkaroon po siya ng trouble o problema sa mga wiring, yung fuse na po ang magpuputok. Ngayon, ito pong negative po ng ano, ng battery, automatic na po ito, naka-ground na po siya. Yan po symbols ng ground ng ano, ng yun po ang symbols ng ground. Ngayon, ito pong 86 saka 85, ito po yung negative trigger at saka positive trigger ng busina. Yan pong dalawang yan, kahit po magkabaliktaran yan, wala kang problema dyan. Negative trigger saka positive trigger. Yan pong dalawang yan, yan pong nakakonect po yan dun mismo sa motor, yung pong busina ng motor. Halimbawa, ito po yung switch. Ito po yung switch ng motor. Yung horn niya, switch ng horn. Meron po siyang, ano doon, switch. Ito yung horn nyo. Halimbawa, ito po yung stock horn nyo. Meron kayong stock horn. Ngayon, meron po siyang dalawang connection. Yung dalawang connection na yan, dito po dito nyo po yung sasalpak, si 85-86. Kahit po siya magkabaliktaran, mga ka-brothers. Wala akong problema yun. Ngayon, oras po siya na, oras po na nagkaroon ng connection to, ito pong input na 30 amperes na to, magkoconnect na po dito po sa 87. Ito na pong output. Yan na pong output ng manggagaling din sa battery, dadaan sa relay, palalakasin niya para lumabas dito sa 87. Yan po yung tinatawag na normally open.
tatlong gitna, kahit hindi nyo na po gamitin yan, normally close po ang tawag dyan sa kasi po itong dalawang to, magkakonexin na po yan eh. Oras na inanik niya na po dito, bumusin na kayo, gumamit kayo ng switch. Pag ito po nagkaroon ng power, mawawala po ito. Pag meron po ito, mawawala po. Kaya balik, ano po siya, isang normally open at saka isang normally closed. Ito po yung normally closed. Ngayon, para po maliwanag ng maaganda, mga ka-brothers ko, i-actual ko po sa inyo. Ito po, busina natin. Ito kailangan natin. Itong relay. Busina. Tapos, gagamit tayo ng clip. Clip wire na ginawa ko po kanina. Pinagawa ko sa bata ko. Hindi ko ako gano'n nakakapag-upload kasi meron naman pinapagawang pwesto sa banda rin sa ano. Ang nagkataon, meron akong ginawa nung isang araw. Meron akong kaming videong ginawa. Ang problema, yung nag-video, baligtad doon pagkakakuha niya. Kaya sabi ko, huwag niyo nang i-upload yan. Gawa niyan tayo ng anong ganito. Kasi ang ginawa doon sa yung customer kong isa, may dinala sa akin, Wave 125. Yung busina niya nagloloko, pati yung motor niya, ayaw, misang di maandar, saan maandar. Eh nangyari, ang ginawa po niya, yung kanyang 30, itong 30, at saka itong 85, pinagsama po niya. Ngayon, kumuha po siya ng power sa accessories. At ito pa sa mabigat, mga ka-brothers, niligay niya sa positive ng CDI. Kaya minsan, nagkakaroon ng problema yung andar ng motor pagka gumamit siya ng busina, nag-aagawa ng power, inaagawa niya ng kuryente yung ano. Kasi, katandaan niya mga ka-brothers, pag gumamit kayo ng relay, kaya nga po kayo ginamitan ng relay, ang trabaho nito, makapaghatid siya ng buo na nabultahe. Kung ito yung busina nyo, halimbawa ito yung busina nyo, ito yung busina nyo, ito ngayon ang battery nyo, ito ngayon ang relay. Itong busina, wag ko kayo magtatap ng connection nito sa accessories wire ng positive nito. Kasi yun, oras na naglock itong positive na ito, mga brothers, itong positive ng battery. Pag tinabit niyo na sa switch to, ito yung switch, about to switch ng motor. Lobas na po siya, inon yung lobas na siya. Kung gano'ng kahaba ang nilalakbay niya na kuryente, nababawasan na po ng power yon. Kasi bawas dito. Pag kumuha kayo rito, wala na. Eh kung dumire kayo dito sa relay, yung connection nyo rito, direct dito, boom niyang makukuha yung power ng pwersa nito. Tinutulungan siya nito. Sana mga brothers, maintindihan nyo itong sinasabi ko sa inyo ng lubos. I-actual ko na po sa inyo kung paano ang pagkoconnection ng relay sa busina. Okay, kailangan natin ng battery, yung battery ng motor, yung relay, yung horn. Ngayon po, ganito po ang connection niyan, mga brothers. Bumuha po ako ng ano kanina, ito. Ngayon, ito pong positive. Gaya ng sinabi ko nung kanina, naka-connection po ito dito po sa doon, mga brothers. Sa 30. Ito naman, 85, 86, 87. Yan, mga brothers. Ito pong positive. Ito, dyan dito yan. Ito dito. Ito positive mga ka-brothers. I-coconnect dito sa 30. Ayan o, dito sa 30. Ayan. Ngayon, ito pong ground. Itatap natin dito sa kabila. Sa 80-85. Ang gagawin nating switch, positive trigger. Tapos ito pong 87, itatap natin dito sa busina. Ngayon itong busina, itong isa, kailangan niya ng ground.
Para siya gumana. Hindi tatapin niya. Yan, mga brothers. Ngayon, para gumana ngayon siya, kailangan yun ng switch. Ang gagamitin natin, switch, positive trigger. Ito. Ayan, mga brothers. Dito lang, oh. Bawa, yung push button nyo, positive trigger. Ito. Positive trigger ko yan. Ngayon, gawin natin ang switch nyo, gawin natin negative trigger. Ito naman. Baliktarin natin. Yung positive mismo ang nakakonect. Yan. Gawin natin ang, ano niya, ang switch niya, negative trigger naman. Kasi kanina positive, ngayon negative naman. Ito, negative. Sa kabila, itong 85. Ibang lakas. Kasi nasa tamang proseso ng pagwawiring. Pag tama po ang pagwawiring nyo, malakas po ang ganyan po ang tamang proseso, mga kabrothers. Sana po nakakuha kayo ng idea sa pinakita ko sa inyo paglalagay ng relay sa busina, mga kabrothers. Sa mga hindi pa po nakakaano, sa mga customer ko po na nagtatanong, kasi karamihan po sa mga customer ko, nagtatanong sila kung paano pagkakabit. Tinuturo ko na po sa kanila. Kasi karamihan sa mga tao ngayon, gusto matuto eh. Para ma-share ko naman po sa inyo yung mga nalaman ko na. Ito po, mga ka-brothers. Karamihan po sa mga bagong mekaniko, sa mga nag-aaral pa lang, karamihan nag-aaral sa mga motor-motor nila. Ayan. Nagtatanong sila sa akin. Ayan, tinuturo ko po sa kanila. Hindi po, mga ka-brothers. Maraming po salamat. Ngayon, mga ka-brothers, sa mga bago pa lang po sa aking, sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Tapos, pindutin nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga gardening pang mga ina-upload na video. Maraming po salamat, mga ka-brothers. Mabuhay po kayo lang.